rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy na mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Kapog, dito sa Isay Story TV, sa Kuluan, nabalitaan naman ang mga kaibigan na tanggol ang paglaya ni Bubbles kung saan nabuhayan naman sila ng pag-asa at muli rin sila makakalaya dito. Pinaunahan naman ni Tanggol na palakasin ang kanilang kumpiyansa at malalig sa pong nasa Reno sa muling paglabas nila ng Kuluan habang palihim naman ang napatawag si Marcelo sa kanyang abogado na agad binalita ang magandang kinainatnan sa kanilang kaso. Dito, tuwang-tuwa naman si Marcelo sa mabilis na aksyon ng kanyang abogado sa kanilang hearing na magaganap. Naitanong naman ni Marcelo ang patungkol sa kaso ni Espinas na agad din niyang nalaman ang mga anomalya sa loob ng Kuluan habang napagdesisyon na naman ang grupo ni Tanggol na punta sa labas ng Kuluan at pagpaaraw. Samantala, kinausap na rin ni Atty. De La Cruz si Senior Facundo, ngunit sa di inaasahan na pagkakataon ay narinig naman ni Aling Kindeng ang pag-uusap dito. Agad naman kinumpronta nito ang Facundo si Aling Kindeng na pilit pinapaamin kung may narinig niya itong usapan patungkol sa kanilang transaksyon. Dali-dali naman ang sinabi ni Aling Kindeng kay Noy ang kanyang narinig na pagpapalaya sa mga nakapulong na preso. Nakaisip naman si Noy na lapitan si Don Facundo upang ipakiusap na pagpapalaya kay Tanggol. Ngunit, hindi naman nagusto na ito ni Aling Kindeng ang suwestyon ni Noy na kapalit ang paninilbihan sa pamilya Caballero dahil sa masasamang pakituruhan nito. Napansin naman ni Aling Pasing ang kanilang pag-uusap sa gitna ng kanilang pagtatrabaho dahil lalo pang matigil ang kanilang pag-uusap patungkol sa pamilya. Samantala sa Kuluan, kinausap naman ni Tanggol ang patungkol sa kanilang kaso. Nabuhay naman ang grupo sa narinig na ang magandang balita buhat kay Marcelo na mabilis ang pag-aksyon ng kanilang abogado. Atong sa presinto naman, patuloy pa rin ang hindi pagpapansin nila Rigor at Lena dahil sa ginawang hindi pagpunta ni Rigor sa pag-iimbita sa kanya ni Lena. Sugod naman si Kapitan sa bahay ng mga demagiba at ipinalita ang pagkakaroon ng hearing sa kaso ni Tanggol na pinapatawag lang lahat ng witness sa muling pagkabuhay sa kaso. Dito, hindi naman maiwasan ni Marites na magkaroon ng pag-asa sa tsansang mapawalang sala si Tanggol at maging mga kaibigan nito habang iniabot naman ni Mando ang papeles na pinadala ni Olga kay Rigor patungo sa ebidensya magdidiin pa sa tasong hawak nila laban kay Espina. Hindi naman makapaniwala ang grupo ni Tanggol sa pagpapabuhay na kanilang kaso at makailang minuto pa nga ay nalaman na rin ni Chief Espina sa ang hearing na magaganap kay Tanggol at sa mga kaibigan nito na ipinagtataka naman nito kung saan niya ito nakakuha ng abogado. Agara naman na hindi pilalagpas ni Chief Espinas at kinumpunta sila Tanggol at kung sino ang tao na nasa likod niya ng pagbuhay ng kanilang kaso. Dito, pinagtapad naman ni Tanggol ang kagustuhan nilang makalabas na Kuluan upang magkaroon pa nga ng magandang kinabukasan. Takot naman na nagsabi si Tanggol sa hepe ng kagustuhan nilang magbagong buhay kung saan tinanuwa sila isa-isa ni Chief Espinas. Subalit, tikom naman ang bibig na mga kaibigan ni Tanggol maliban niya lang sa isiniwalat ni Thanos na si Marcelo ang punot-puno ng kanilang inaasam na paglaya. Dito, tumaas naman ang tensyon na magpalitan naman sila Marcelo at Chief Espinas na mga maangang na salita at isiniwalat ni Chief Espinas ang palak gawin ni Marcelo sa nakitang potensyal nito kay Tanggol kung saan natigilan naman si Marcelo sa mga revelasyon na ginawa sa kanya ni Chief Espinas.